Pagkaing tatakbikulano ba ang cravings mo? Pagkaing may sipa ng anghang at flavors na dito mo lang sa Bicol matitikman. Huwag mag-alala dahil simula agahan, tanghalian, merienda at hapunan sagot na yan ng First Colonial Grill. Siguradong kompleto ang araw mo sa one-stop resto na ito. Bubusugin ka ng iba't ibang pagkain na akma sa panlasang hinahanap ng iyong dila. Ang First Colonial is one-stop resto. Parang kung gusto nyo ma-feel ang Bicol, punta kayo dito. Ang mga pagkain namin ay talagang authentic Bicolano cuisine. Maaaring subukan pang almusal ang kanilang sikat na tinapa fried rice na talaga namang babalik-balikan. Ito ang pagkaing simula pa lamang sa umpisa ay nakadikit na sa pangalan ng kainan na hindi kinakailangan ng ulam. Ito naman, since nag-start kami ng First Colonial, kasama na namin yung tinapa fried rice. Isa rin ito dito kami nakilala. Isa rin ito sa dish na nakapagpakilala sa amin. Minsan yan, ang biruan dito, ito yung paella ng mga Bicolano. Sa tanghalian naman, maraming pagpipilian. Nariyan ang iba't ibang klase ng ulam na tiyak na sa tingin pa lang ikaw ay matatakam. Simula sa all-time favorite na kare-kare hanggang sa iba't ibang gulay na pina-level up ng iba't ibang fusion. Aside kasi ng common na Bicolano dish na sineserve namin, meron naman kami mga kakaiba. Ito yung kare-kare namin na it's a crispy kare-kare. Okay, and then this one is buko chop suey. So it's a chop suey na may buko, may ano rin siya, may coconut water na inahalo kami. Bali po sir, ang pinakamain natin dyan is yung buko meat. Buko meat. Pero still, yung other ingredients na nilain. Nandyan lahat. Ang isang kakaiba lang yan, yung ginamitan namin ng buko. Marami pang ibang ulam na pwede rin sa hapunan, kagaya ng bopis, honey glazed squid, grilled mussels, at ang sikat na tinutungang manok, legendary ginataang santol, crispy dinuguan, at ang sipa ng anghang ng Bicol Express. Meron rin silang recipe na minanapan ng may-ari sa kanyang mga magulang, ang kanilang colonial embutido na may kakaibang lasa. And this one also, recipe ng nanay ko na embutido. Na recipe ng nanay ko. Yan, wala yan extender. Pag sinabing meat, talagang meat ang ginagamit namin. Walang extender. Kaya mas masarap siya. Ang balot niya, ang pambalot namin dyan is saging. Kasi ang saging, aside na nag-infusion ng aroma sa pagkain, pinipreserve din niya yung pagkain. Hindi naman papahuli sa lamig ng panahon ang resto na ito dahil kung mainit na sabaw ang hanap mo, perfect para sa iyo ang halaan soup na nagbibigay ng distinct flavor. And then ito naman yung soup namin, yung halaan. Dito sa Bicol, bibira na rin ang nag-serve nitong mga ng shellfish na halaan. Sa merienda naman, nariyan ang kanilang pinagmamalaking pili bread na perfect kapares ng ube champurado na nilagyan ng ube halaya. O di kaya naman ay pasta Bicolana with longganisa di ginubatan. Lahat ng merienda ay perfect sa kanilang sikat na shakes na may iba't ibang flavors kagaya ng kakao, karmelado, salabat at ang kanilang best sellers na sile, kalamansi, tinutungan, melon, cucumber at pili. Para naman sa mga iwas sa matataba at nasa diet era, perfect ang kanilang bahay kubo salad na tiyak na mapapakanta ka sa sarap. And then this one is bahay kubo salad. Kung anong mga gulay na nasa kanta ng bahay kubo, yun ang nilagay namin dito. Kumpleto ang gulay na galing sa kanta papunta sa iyong lamesa. Bukod sa masasarap at masusustansyang pagkain na inaalok nila, pagtulong sa mga local farmers ang talagang kanilang adhikain. Ang philosophy ng First Colonial is aside ng i-promote ang Bicol region, matulungan din natin ang mga farmers natin, local farmers. Kaya halos karamihan dito, sinosoras ang supplier namin are mga farmers dito sa atin. Kagaya ng mga sa seafoods, mga taga-tabako, sorsogon, meron din lupi.
Di ba mayroong anuan doon ng mga bangus? Yan, nagsusupply din sa amin ang tabako, nagsusupply din sa amin Legazpi. Yung mga gulay naman, ang supplier namin are from Albay and Kamsur. Like ang laing, kinukuha namin sa Kamsur, then yung ibang mga gulay dito sa Albay. Bukod pa rito, mayroon pa silang mas malaking plano. It's high time siguro na makilala ang Bicol, hindi lang sa pagiging mahilig sa sili or Bicol Express, laing, but also in ice cream. Tsaka ang paggawa natin ng ice cream, hindi yung just add water na ipapasok mo sa makina, pre-mix, lalabas na. Hindi, from scratch ang ginagawa natin. Pag sinabi natin malunggay, we're using the malunggay leaves. Pag sinabi natin sili, we're using the sili, yung labuyo. So yan, wala pa nagki-claim. And hopefully, tulungan tayo ng kapwa natin, Bicolano. Ang tagumpay ng one-stop resto na ito ay hindi lamang nakaangkla sa masasarap na pagkain, kundi sa mas malalim na dahilan na makatulong sa iba. Aaron Jan Balwis para sa Bicol.ph.